Ikatatlo ng Enero, Biyernes, ang kapistahan ng kabanal-banalang pangalan ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakita ni Juan Bautista si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya, "Hayaan ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ito ang tinutukoy ko nang sabihin kong nagpauna na sa akin ang lalaking kasunod kong dumating sapagkat bago ako'y siya na. Hindi ko nga siya nakilala, pero dahil sa kanya, kaya ako pumaritong nagbibinyag sa tubig upang mahayag siya sa Israel." At nagpatotoo si Juan. "Nakita ko ang Espiritu na bumababa mula sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya nakilala, ngunit ang nagsugo sa akin na magbinyag sa tubig ang nagwika sa akin. Kung kanino mo makita ang Espiritong bumababa at nananatili sa kanya, siya ang magbibinyag sa Espiritu Santo. Nakita ko at pinatotohanan ko na siya nga ang hinirang ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hayaan ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Magandang pagnilaya ng ginawang pagpapakilala ni Juan Bautista kay Jesus. Hayaan ang Kordero ng Diyos. Lagi natin itong binabanggit sa pagdiriwang ng banal na misa habang itinataas ng pari ang banal na ostya. Sa simula pa lang, ipinahiwatig na ni Juan ang kapalaran ni Jesus. Siya ang korderong iaalay para sa kaligtasan ng lahat. Sa kanya, napapawi ang sala ng mundo. Sa banal na misa, hinahati ng pari ang tinapay upang ibahagi sa lahat. Si Jesus nagpakasakit at namatay sa krus upang ang lahat ay magkaroon ng buhay. Ito ang misyon ng sanggol na ang kapanganakan ay ating ipinagdiriwang. Siya ang bugtong na anak ng Ama na ihahandog para sa lahat. Mapapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa banal na pakikinabang. Pagsasagawa, taimtim na tanggapin si Jesus sa banal na pakikinabang. Magpasalamat sapagkat inialay niya ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng iyong kasalanan.